Ito nga mga kapatid, dahil sa pandemya, halos mag-iisang taon na rin pong nasa bahay lamang dapat ang mga bata. Bagay na medyo unhealthy raw para sa kids for some in terms of pagkakaroon ng physical activity. Mas konti kasi yung galaw-galaw ng mga bata sa bahay or worse, baka wala nga at all. Kasi syempre, pagkagising, kakain, online school, laptop, tablet, gadget, tulog. Ulit na naman, ganun at ganun lang din yung ginagawa nila. Kaya naman, naisipan ho ng bisita natin ngayong umaga na gumawa ng paraan para manatiling active ang physical activity ng mga chikiting out there through an online physical exercise or PE program. Online PE classes ito. So, bagong gawin na rin talaga, no? Pati yung PE. And to know more about it, we have this morning the fitness program manager of Bert Lozada Fitness Intelligence Training or yung binanggit ko kaninang BFIT. Let's welcome on the show, Coach Pepper Lozada. Good morning, Coach! Good morning, everybody! Oh, ayan, wow! Bagong gawi tayo! Ayan! Salamat, Coach Pepper! Yes, for waking up. Aga-aga! Aga, no? Good morning! Yes. Ay, Coach, kwento mo muna kami. Paano at bakit mo nabuo yung BFIT bago ka magpakita ng, para magpapakita ka ng mga exercise, eh, no? Oo. Actually, di ba, ang dream kasi ng Bert Lozada Swim School, ni Coach Bert Lozada, is to have a drown-free nation. And he wanted all kids, not all kids, lahat ng Pilipino, ng mga Pinoy na matutong lumangoy. Pero ngayon sa pandemyang panahon na ito, mahirap, di ba? Kasi mga bata hindi allowed mag-swimming. Also the adults. So, bagong gawin tayo, di ba? So, kailangan mag-pivot from swimming. Paano natin magiging matutulungan ng mga bata at ang mga kababayan to stay healthy? So, ngayon, we came up with BFIT, which is doing online fitness training or online fitness exercise. That's why we came up with BFIT. We use the Zoom platform para maka-reach out kami sa mga bata, sa mga ating kababayan, to help them be active through exercise. Yun. Bata, exercise? Paano exercise? Coach, ano mga klase exercise? Oo. Kasi diba yung mga bata ngayon, naka-online, sa online studying. So, yes. Inisip namin, I think possible na mag-online fitness din tayo. We've been doing exercises with our swim teams. Di ba? Lagi sila nag-exercise. Sabi namin, kung kaya natin to in our respective areas, in our respective venues, kaya natin to dalhin sa online streaming. And what's nice about this is that yung mga bata sanay na sila sa online schooling. So hindi na sila masyado mag-a-adjust to do online fitness. At kami, sanay kami to teach kids how to do exercises and how to get them into fitness. So, we just merged two together and this is what we have. So, ang maganda nito, hindi lang siya video. It's very interactive, it's engaging, and we get the kids talaga participate being active. And what's nice, kasi lagi sila nakaupo. Sedentary, we don't want them to have a sedentary lifestyle. So, we make sure na fun siya, engaging siya, and enticing for kids to really be part of the exercise, of the daily activity. So, ayan, kikita nyo nga sa screen. Talagang participative sila. And they really enjoy this. Simple exercises that the parents can also actually help the kids parang ma-engage yung mga kids. And sometimes, yung mga parents, pag nakikita yung workout, kasi hindi lang to para sa mga bata. Nakikita nyo kasi dito, puro mga bata. We actually, yan, kita mo yung isa. Yes, mommy, yung isa. So, makikita nyo siya mamaya, sumali na rin siya. So, what's nice about this is, it's not just for kids. Hindi na siya pang batang bata. It's also for teens. And we also have adults. Soon, magkakaroon kami ng BFIT Sports. So, we'll have volleyball,
and Taekwondo. Paano natin gagawin yun? Dapat mag-sign up kayo sa BFIT. Galing. Tapos nakakatuwa, nakakatuwa po kasi ayan, parang kanina may nakita akong roleta and oh, yung mga nakasulat sa roleta, yung iba't ibang mga exercises na gagawin. Yes. Oo. So what's nice about that? We are creative. Yung mga itong klase mga pakana namin or matuwa yung mga bata. Pakulo. Pakana kasi Bicol yata yun eh. Yung mga pakulo namin. We let the kids, well, the coach Hazel will tap the ruleta. Online din, di ba? Online din yun. Will tap the ruleta and then kung saan matigil, yun ang gagawin nilang exercise. So it's also fun. So engaging siya. Yun. Ang galing. May age bracket kayo? Doc, ay doctor ay coach. Mukha naman yata akong doktor. Pwede na. yes, meron kami age bracket. The youngest we accept is 5 years old. Meron kami mga 4 years old na 5. As long as may mga parents around to supervise din yung mga bata. So, for kinder to grade 3, we require na may adult supervision. Makikita nyo dun sa kitang video kanina, may kasamang adult. Just to make sure na the kid is doing the exercise right and they're really participating sa activity, daily activity. And also to keep them safe. Oo. Yung nakita nyo mga batang ito nagpo-push up, yan ang grade 3 to kinder to grade 3, 4 to 6. Yung grades 4 to 6, yung tinuturo namin sila ng mga push-up, ng mga planks, and we make sure na they do the proper form. So at a very young age, tinuturo natin ang proper form para as they grow older, na-develop na nila yung proper form. So hindi lang siya basta fitness na tinuruan namin mag-exercise, tapos na, hindi. Gusto namin na as they grow older, as they progress, dala-dala nila yung proper, yung healthy lifestyle at the same time, the proper form. So, we also have grades 4 to 6, 6 to 7 to 10, and 11 to 12. So, all kinder to grade 12, meron kami programa. Oh, iba-iba per iba-iba. Iba-iba yung approach. So, mga grades, sobrang enjoy yung kids eh. Oh, ang succession niya. Coach, gano okay. Katagal? Yes. Yeah, it's an hour per session. So, hindi siya all exercises. We also have discussed ano yung kinain mo, we discuss yung proper sleeping, yung sleeping habits, the proper nutrition. We're not experts on nutrition, but we share with them what we know is the proper way to eat. Syempre, mga bata to. So, dapat nandun din tayo sa level nila. So, ano pa ba? We also discuss yung mga safety, proper stretching, proper cool down, the exercises, and different workouts that they can do at home. Not just sa kanila mga bata, but also where parents can be engaged and be part of. Mm-hmm. We also have, yes po. Sige po, go ahead. Ayan. Yung PE na, yung itong physical activities na ginagawa namin is actually aligned with the physical education na under DepEd. Ay, so, okay ah. Yun. So, we make sure na hindi lang siya basta-basta PE or physical activity. It's also, kinuha namin yung module. We made sure na yung module namin is aligned with DepEd's physical education so that especially na naka-online schooling sila, they can get a certificate wherein they can submit the certificate of enrollment para accredited or pasado siya for their PE subjects. Wow! Okay. So, tulungan tayo ngayon during this pandemic, di ba? Okay. Sabi niyo nga, di ba, bagong gawin. Yes! Makiuso, makiano tayo. Yes po. May question ako kasi
ako talaga aminado, hikain kasi talaga ako eh, mula pagkabata. Pero doon po ba sa pag-enroll sa inyo, may mga questionnaires doon na meron bang mga pre-existing conditions ang inyong mga bagay? Yes. Hikain ba siya o meron ba siyang sa puso, ganyan? Kasi of course we have to take this into consideration, di ba? Of course. Isang banda, hindi kasi natin mapipigilan yung kulit ng bata tsaka yung energy. Yes. Kasi ako kahit kumakain ako, gusto ko tumatakbo ko, naging part ko ng varsity team, hindi natin yung matatagal. Pero para po dun sa mga estudyante natin na kailangang mas tutukan pa, paano po yung ginagawa natin doon? Okay, sa simula pa lang, online enrollment pa lang, tinatanong namin yung parents lahat, kung meron bang kondisyon yung bata. Hindi namin inaano na okay, may condition ng bata, hindi ka na pwede. Hindi. We just want to know kung ano yung condition nila and we take note. For example, yun nga, hikain. So, we always check, are you okay? So, we have breaks. And every time we have breaks, oh, are you okay? Give me thumbs up. Are you, especially mga bata, how do you feel? How's your heart? Are you breathing fast? Ganyan. So, with these small questions, with these simple questions, kami mga coaches, nalalaman namin, okay, sabihin namin, all right, you have to take water, take a break. For example, this certain person, this certain kid, okay, take a break. For example, Jose, take a break, drink water, rest first, and then we go on with the rest. So sometimes the parents sila na mismo nagsasabi, oh my child meron siyang special needs, can they join? Yes, they can join as long as nandun yung parent at sila sasabihin nila sa amin ano yung pwede nilang magawa at ano yung hindi nila pwede magawa. So when we do the exercise for them, alam namin kung ito lang pwede niyang gawin. Simple or modified. For example, jumping jacks, hindi siya pwedeng tumalon-talon, modified jumping jacks tayo. Oh, so mga kasabay pa rin siya. Oo, meron din kami naging partner just latter part of last year for children or with people with special needs. And we did a trial session with them and it was very successful. So every one Wednesday in each month, nagkakaroon kami ng session with them and they are so happy and engaged sila. Mga 20 minutes of exercises lang with them. Sobra silang happy. Kasi very kid-friendly eh, yung approach ninyo. Yes. Saka wala the way you handle. Ini-etcha puwera, di ba? Ito, maganda. Oh, katulad nga ng sinabi ni Coach, paalala lang po ha, in-enroll kanila, please huwag niyong gawing mga yaya at mga yayo yung mga coaches natin. Patnubay ng magulang always dapat na andyan. Huwag niyong iwanan. Yes. Si Coach Gea, bahala ka na siya. Gluto lang ako. Huwag ganun. At saka yung kids. Yes. That's right. Kaya sa simula pa lang sa registration, let's be honest kasi we want to help you. Help us also by being honest so that we can address your kids, their needs, and your needs as well. Coach, na-intrigue ko na ako kasi syempre, paano yung, gano'ng karaming sessions yun, yung may certain amount. Kasi malamang, marami natutuwa po sa comment section eh. They are actually interested. For kids especially. Paano mag-enroll or paano ba makasali dyan sa BFIT program na yan? Okay, yung BFIT, how to enroll, they can enroll online. Coach Angelo will send you the link, how to enroll. Yeah, and then the cost is $1,750 for 10 sessions. And it runs for 10 sessions, plus 1 hour per session. And it's an ongoing thing. It's an ongoing activity. But we take note, for example, yung bata na to nag-enroll, tapos nag-re-enroll siya, meron kaming progression. Meron kaming progress report. So hindi lang ulit-ulit siya. Hindi. May progression siya. Also, they can check our Facebook, BFIT Active Kids Facebook page siya. BFIT Active Kids. Look for that. BFIT Active Kids. And then they can also call this number 0917
8477664. They can message that number, send their message, or via online, Facebook, message us in BeFit Active Kids. Also, hindi lang pang bata, meron din tayo pang may pasabog, di ba? Siyempre, kung may pang bata, dapat yung mga mommy, sorry, may mommy lang eh. Kasi ang mga, we also have BeFit Fem, which is an online, all-female online fitness program, which is my class for you ladies. So, mare, magkita-kita tayo. Pwede na, pwede na. Mga mare, kita-kita tayo. Kita-kita tayo 7:30 in the morning. Monday, Wednesday, and Friday. So they can also check BeFit Fem in Facebook page. We also have Instagram, just look for BeFit Active Kids or BeFit Fem. And then they can send us their messages and we will help you from there. So lahat tayo online ngayon kasi hindi pa tayo pwede mag. Ayan na. Yan. Ayan na. Partner ang bilis. Yan yung BeFit Active Kids. Diba? Mag-i-link ka ngayon eh. Click lang. Ayan na siya. Thank you so much. BeFit. Hanapin ko nga itong BeFit. Yung BeFit Fem, hanapin mo rin. Mga kumari ni Laila. Sali na. May tanong po si Mavic Cantes. Would it be once a week session daw ba? Or straight 10 days for 10 sessions? Kasi syempre, isip mo na yung mga may online schooling eh. Yes. Good. BeFit Fem. Sorry, mali yan. Yes, very good. Thank you so much. Yeah, it's twice a week. I was going to say it's twice a week per session. Per week, two times tayo magkikita. Kasi actually, as much as possible, gusto namin sana na BeFit with Pepper pala siya. BeFit Fem. Ito. Para ba ito? BeFit with Pepper. Ayan. BeFit with Pepper. Ako po si Pepper. Ang galing. Ang bilis. Salamat sa internet na mabilis. Thank you. Oo. Correct. Again. So yan, pwede kayo mamili. Oo. So, few sa mga bata, as much as possible, gusto sana namin every day. Monday to Friday. And then rest na ng weekend. Kaso, dahil sa schedule nila, we cut it down to at least, at most, twice a week. So we encourage actually families to let their children keep moving at least 45 minutes a day. Kung hindi kayo nakapart, hindi kayo part ng BeFit Kids or BeFit Active Kids, mag-exercise po ang mga bata at least 45 minutes a day. Give them time to work out, to exercise, to move, to run, to jump, to just move around. 60 minutes na at dapat eh. 60 minutes. Hati-hatiin nyo. Basta within a day, baka 60 minutes sila with active movements. Patakuin nyo, pa-jump nyo, jump rope. Basta active sila para hindi sila lagi nakaupo. Let's make sure that our kids are healthy, are fit, and active. Kasi ngayon, lalo na pumasok ang bagong variant, kailangan natin mas vigilant and i-boost natin ang immune system natin. Let's keep ourselves strong, fit, and healthy. We can do this together. It's also a time for bonding with our kids. Ako yung asawa ko. Every morning, nag-aaway kami dito sa aking studio. Naging studio na siya. Naging exercise studio na siya. So, every morning, I have three boys. So, yung husband ko, every morning, nagtatakbo sila. Gising na sila ng 6:30. Tapos, they run. They jump rope, nag-exercise sila. Tapos, after nun, aakyat dito, meron lang silang sarisiling equipment, may dumbbells na nila. So, yun. So, it's a good way. It's a great way to bonding. Ayos. At least nababawasan yung ano nila. Di ba? Too much exposure sa gadget. Laro-laro eh. Kailangan talaga ng hirap yan. Yeah, ang hirap talaga tanggalin kasi wala na silang ibang outlet. I mean, I understand na sometimes kailangan nila yung ilalabas sila yung mga energy nila. So they engage in gadgets, di ba? Chatting, playing games, and that's the only way that they can engage with their friends online. But another way to engage with friends online is this BeFit Active Kids, wherein they can engage
in physical activities with their friends. O, diba? Okay. So, dapat damay-damayan tayo. Pwede bang kung sakali yung bata, kasi baka mamaya iba yung schedule talaga niya, pwede bang mag-request na one-on-one with BFIT? May mga ganung ano ba? May mga ganung klaseng program ba kayo na kung sakali? Yes. Meron kaming open group wherein they can come in at a certain period or a certain cycle, and then meron din kaming close group. Meaning, close group means, for example, magkakaibigan kami, did we come from the same school, we want to have fitness activity, gusto namin once, twice, thrice a week at this time. O sige, hinapa natin ang schedule, let's do this. We will work on that. Now, somebody wants, gusto ko one-on-one lang with my kid, hanapan natin ang schedule. So, ayun. We will look for a schedule for you. Pwede pala mapag-usapan yan. So, finally, Coach, invite na lang po, again, yung mga parents dyan, especially, na nanonood ngayon, at least maging active ho yung lifestyle ng kanila mga bagets. And yung mga female, okay. Yung women, also para sa BFIT. Take it away, Coach. Alright. So, mga parents, I am inviting you to enroll your kids sa BFIT Active Kids. Hanapin nyo lang po sa Facebook pages, BFIT Active Kids, or call 0917-847-7664 and enroll your kids sa BFIT Active Kids. Kailangan na natin maging strong, fit, and healthy. We can do this together. So, hindi lang pang bata, pang adults din. Kaso for now, ano lang tayo? For women po, so mga mommies, kailangan natin maging strong para sa ating mga anak. Also, soon to come is our BFIT sports. We have volleyball and taekwondo. Soon to come, abangan po yan. Thank you so much. Alright. Salamat. Thank you so much, Kelvin. And, Laila. Mon and Laika. Laila. Opo. Mon and Laila. Regards po kay si Angelo. Yan. Thank you. Yes, kabado tayo. Thank you so much. Thank you so much. Anyway, thank you so much, Coach Pepper. Talaga naman nag-enjoy kami sa usap. Medyo bitin nga lang. Sana next time ulit, ha? Para ano, para bongga. Diba? May galo-galo na tayo next time. May galo-galo. Yes. Ayun na. Alam mo lang tayo next time. Yes. Thank you po. Have a great day. Regards kay Sir Angelo. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you so much. And good morning. Oh, siyempre. Ganyan ang mga taong alam mong laging nag-e-exercise, pulong-puno ng energy, di ba? Oo, grabe. Kani Ma'am Pepper. Galing. So imagine mo, 1,750, 10 sessions, that's only 175 pesos per session, hindi na masama, di ba? At saka, ano naman yan eh, enroll mo isa mong bagets, Zoom naman yan. Lahat na nabang, di ba? Correct. Oh, yung isang mami nga, sumasali na eh, nakikita. Di ba? O, di lahat damay-damay na nga. Okay. Damay-damay. Oh.